Sa gitna ng dilim, bangin ang unang tinahak namin. Oh my God. Ito talaga ang weakness ko, yung pababa. Yung paahon okay lang, pero yung pababa na lululaki. Matarik at halos di ko makita ang daan. Okay. Yung isang paa, atras ka lang, atras. Ito, ito, ito. Dito? Dito? Oh, sige, isa dito. Ilalim. Ay, dito, wala pala dyan! Makalipas ang isang oras, nagsimula ng magliwanag. Nagtanggal na kami ng headlamp kasi sumikat na yung araw. Maliwanag na. At least na-survive na natin yung dilim. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa gilid ng bangin. At nang marating ang isang patag, saglit kaming tumigil para mapangha sa ganda ng kapaligiran. Eh! Lulula ako! Ano ba yun? Sa pagsikat ng araw, tumambad sa amin ang susunod na kalbaryong tatahakin. Ang kinatatakutang Knife's Edge, isang mahaba at makipot na daan ng bato, isang maling tapak, bangin ang babagsakan mo. Yan, diretso yan sa taas. Saan yung daan? Diyan? Ay! Matyagang inalalaya ni Kuya Bermar ang aming bawat tapak. Upo ka. Upo na lang ako. Andito tayo ngayon sa tinatawag nilang Knife's Edge. Knife kasi para siyang kutsilyo. Pag dumausdus ka dito sa kabilang side, bangin! Tapos, pag dito sa kabilang side, bangin na naman! So kailangan dito doble ingat kasi makitid lang yung lalakaran natin. So bawat tapak kailangan sigurado. Ganyan po. Pahirap ng pahirap ah. Habang tinatahak namin ang Knife's Edge, ikinuwento sa akin ni Kuya Bermar ang apat na mountaineer na namatay sa giting-giting. Doon sila natagpuan sa isang bato na malaki, nakapalibot sila patay. Lahat yun, UP mountaineer. Dalawang lalaki, dalawang babae. Pero dito po sa pag-akyat sa summit, wala pa pong namamatay dyan. Wala naman. Wala. So dito po sa kasaysayan po ng giting-giting, apat pa lang po ang namamatay. Apat. At namatay po sila dahil sa flash flood. Ayon kay Kuya Bermar, gaano man katalas at katarik ang mga bato sa giting-giting, wala pa ni isang nahulog o naaksidente sa mga batong ito. Saan po ba? Salamat sa mga guide na handang umalalay sa iyong bawat hakbang. Ang nasa isip ko kasi hanggat kaya. Hanggat kaya ko na umakyat, hanggat kaya kong samahan yung guest ng safe sila, safe makaakyat, safe makababa, masaya na ako doon. Mula dito, pakiramdam mo parang ang lapit na lang ng tuktok, ho. Ilang oras na lang siguro yan. Pero hindi pa yan. Pero hindi ba yan, sir, ang tuktok ng giting-giting? Peak of deception pa lang yan. Tinawag na peak of deception yan, gawa ng maulap nung nag-explore sila dito, kaya akala nila pagdating dyan, summit na yan. Akala ko rin eh.